What's up mga ka-agri? Welcome back to another episode ng ating Organic Agriculture Production or OAP. And for this vlog, tuturo ko sa inyo ang proseso ng paggawa or pagtitimpla ng fermented plant juice, fermented fruit juice, at fish amino acid concoctions. Ano-ano po ba tatlong yan? Well, basically, it's the basic three. Kumbaga, may tatlong yan ay ang madalas na gamit or ginagamit as concoctions sa mga ating mga agri-farmers or individual sa kanilang mga fruits and vegetables. Ang fish amino acid naman ay source of nitrogen for plants, pero sa mga animals, ginagamit din siya na source naman ng protein. Ang fermented plant juice or FPJ naman ay source of nitrogen din, pero additional kasama rin po siyang nagbibigay ng growth hormones para mas mabilis magdahon o sumupang ng mga leaves yung mga leafy vegetables. At yung fermented fruit juice naman or FFJ naman ay ito po yung pinakagamit sa mga fruiting vegetables at sa mga fruit trees. Bale, siya yung nagpapaproduce na ng pagbubunga at pagbubulaklak ng mga punong kahoy at vegetables. Ang fermented fruit juice po ay ginagamit kapag nag-umpisang mamulaklak yung isang punong kahoy o vegetable. Binibigyan na ito ng fermented fruit juice kasi mataas siya sa potassium na nag-i-induce ng flower setting at saka fruit setting para sa mga vegetables natin. Okay, papakita ko muna sa inyo ang mga ingredients or mga materials sa ating paggawa ng ating fermented plant juice or FPJ, fermented fruit juice or FFJ, at fish amino acid FAA concoctions. Umpisahan po natin sa fermented plant juice or FPJ. Gagamit po tayo ng mga leguminous plants tulad ng perennial peanut or mani-mani sa iba po niyang pangalan. 100 grams po yan. Talbos po ng kamote or kung wala po kayong talbos ng kamote, maganda din dyan ang talbos ng kangkong or kahit anong mga shoots or talbos din po ng alugbate, pwede rin. 100 grams din po yan. At yan po ay 100 grams din po ang tinadtad na saha ng saging for additional potassium, at saka ang ratio po natin dito guys sa fermented plant juice ay 1:1. So ibig sabihin kung ilan yung total natin ng mga plant materials, so 100 plus 100 plus 100 is equal sa 300 grams. Yung total ng ating green materials. Kalahati po nun ay ang molasses. So 150 grams po ng molasses ang ating gagamitin. Okay, so dito na naman tayo sa fermented fruit juice or FFJ. Kakailangan na natin ng chopped papaya or ripe papaya na wala ng seeds. 200 grams po yan. Next po ay ang saging. Kahit ano pong variety ng saging, may balat man, okay lang din yan. Pwede po yung overripe. Yung unripe, okay lang din naman, pero mas mainam na gamitin ay ang overripe na saging. Next is ang cucumber. 200 grams din po yan. 200 grams po sila. Kung wala naman pang pipino, okay lang din ang pakwan or ang kalabasa or any cucurbit vegetables. So ang ratio ng fermented fruit juice or FFJ ay 1:1. So kung 200 plus 200 plus 200 is equals to 600 grams po ang ating mga prutas. At ang ating molasses naman po ay 600 grams din po. Okay, move on tayo sa mga isda natin for fish amino acid or FAA. Any kind of fish, pwede. Isdang matabang or isdang maalat, okay lang din po yan. Actually, kahit nga po yung mga hindi buong isda, pwede. Maski po yung mga pinaglinisan, yung hasang at bituka, yung galing sa palengke, pwede po yun. Ang ratio po ng FAA ay 1:1. So meron tayong kalahating kilo or 500 grams na na-chop-chop na isdang tilapia, kalahating kilo or 500 grams din po ng molasses. Yan po ang ratio ng FAA. Maliban din po dyan, gagamit din po tayo ng kutsilyo at sangkalan. Obviously, for chopping up our ingredients. So, let's proceed sa paraan kung paano ito piniprepare. Okay? So, kailangan din po ng molasses. At kung walang molasses, ang ating alternative po dyan is ang ating brown sugar, muscovado, or any sweet ingredients or sweet materials. Meron din po tayo mga personal protective equipment. Meron tayong disposable gloves at face mask
kailangan din ng timbangan kasi kailangan yung ratio natin ay masunod doon sa ating mga ingredients. Next, ang ating plastic containers. Pwede kayong gumamit ng mga lumang lagayan ng mayonnaise para panglagyan ng mga ma-extract natin na liquid juice at pagtitimpla ng ating concoctions. Sunod ay ang ating mga sinkers or mga bato. Bakit ba mayroong mga bato? Kasi yan po ang magsisilbing pabigat at yan po naman ay ang ipangsasapin natin sa ibabaw after na maihalo yung mga ingredients natin at saka molasses. Yan yung nakapatong sa ibabaw at dadaganan natin ng mga bato para lumubog siya. Lulubog doon sa molasses para maliquify siya. Okay, yan po ang mga materials or mga ingredients na gagamitin natin. Now, let's proceed sa procedure or mga hakbangin kung paano ito piniprepare. Ito po ang ating mga procedure. Una, i-chop ang mga raw materials. As you can see, natapos na ang natadtad. Step 2 ay ilalagay sa plastic container. Make sure na kapag gumagawa po kayo nito ay magsuot ng protective equipment or PPEs tulad ng disposable gloves at face mask kasi baka kayo ay biglang umubo or bumahing. Magkakos po yan ng contamination at posibleng masira ang ating tinitimplang concoctions. Okay, nailagay na ang mga ingredients sa ating plastic container. Next is ang paglalagay ng mga molasses. Halimbawa, paano kung walang available sa inyong lugar ng mga sahan ng saging, talbos ng kamote, mga mani-mani, ano po ba ang pwedeng ipalit? Lahat po ng uri ng damo o weeds pwedeng isama, katulad po ng nasa background. Yan po ng mga dahon-dahon na yan, pwede po ninyong kunin yung talbos niyan. Itatad at alternative source po yan ng paggawa ng fermented plant juice. Any type of grass pwede po. Hindi po kayo mauubusan ng alternative. Yan po ang itsura niya na container natin. Hinahalo yung molasses sa mga plant materials. Haluin lang ng maigi. 1:2. Again, 1:2 po ang ating ratio. Kung ano po yung total weight ng mga plant materials natin, yung kalahati po nun ay molasses. Once na nahalo na, satisfied na kayo sa pagkakahalo, all parts of the plants are covered with molasses, lagyan po natin ng pabigat or sinkers. Ayan, nandyan po ang ating nylon screen at yung mga bato. Wala na mga specific weight, basta lang na-press siya, okay na po yun. Punasan ng konti para mabawasan yung dungis sa loob para hindi rin maging sanhi ng contamination. Siya nga pala guys, lahat ng mga ginagamit nating plastic container, yung mga bato, yung net, lahat po yan ay dapat nahugasan prior sa paggawa o paggamit. Kasi kailangan bago gamitin ay malinis para hindi magdulot ng contamination. Okay, atakpan na po natin yan at talagyan po natin ng label. Lagyan po ng FPJ. Hindi po yan Fernando po Jr. ha? Yan po ay fermented plant juice. DOP kung kailan siya ginawa. Fermentation period po niya is 1 week. Minimum po yan. After 1 week, pwede na po siyang gamitin. Pero mas mainam po na binuburo siya ng isang buwan. Talagang isang buwan makikita mo na yung kanyang best result. Or magkakatas siya at magdiliquified siya. Yan po ang the best end result. Dagdag ko na lang din po, napansin po ninyo na yung takip po natin ay yung takip talaga na container. Ito po ang ipapaferment natin ng anaerobic for 1 week. Pero yung iba, ang ginagamit nila dito ay manila paper. So kung wala kayong takip na container, pwede kayong gumamit ng manila paper. Tapos titipan sa paligid. Aerobically, may hangin. Ibig sabihin, nakakapag-penetrate yung hangin. Okay lang din naman yun, pero mas maganda sa end result, anaerobic yung fermentation. Talagang iba yung amoy niya, mas mabango, at saka based sa mga laboratory test, mas potent or mas mataas yung nutrient content kapag ka-anaerobic ang fermentation.